Yan yung ating assignment, guys. So, sabi dyan. Ito sa math to, guys, ha. So, class. Use the following integers to fill in the box. You may use the same number to solve the problem. Ngayon, ito yung mga gagamitin natin, guys, na divisor or multiplication, subtraction, ganun, division. Dito lang tayo mamili na pwede natin gamitin dito sa lahat. So, ang example dito, ito. 1 times negative 5 times positive 4 equals negative 20. Yan yung sample sa dyan. So, ang gagawin natin, ito na lang. So, kailangan kasi dito, guys, ang dito banda, mag-answer siya ng negative 11. So, mamili tayo dito ng pwede natin gamitin na mag-answer siya ng negative 11. Ngayon, kailangan naman dyan, mula dyan papunta dito, ay mag-answer siya ng negative 2, ay positive 2. Tapos dito naman ay positive 1. Kaso dito naman, ang pahababa naman, kailangan mag-answer siya dito ng negative 4. At dito, mag-answer siya ng negative 16. So ngayon, subukan natin dito. Subukan natin sa pababa na ansiran. So, kailangan, try natin dito, guys. Try natin gamitin yung negative 6. Okay, so, 1. Kasi 1 yung una dito, diba? 1. So, 1. Tapos yung ano niya, sign niya ay plus. So, plus din yun dyan. So, 1 plus. Try natin gamitin yung negative 6. Okay. Plus negative 6. Plus ulit. Yan, plus ulit. So, plus, ay no, 0. Negative 6 ulit. Negative 6. Ayan, pwede yan siya, guys. Yan, pwede yan siya. So, pwede yan. So, ilagay natin. Wala. Ilagay natin siya. So, ang una nating sample dito ay 1 plus negative 6 plus negative 6 equals negative 11. So, pwede na yan dito. Paganyan. Yan, pwede na yan paganyan. Ngayon, ang problema natin ngayon, yung dito din sa pangalawa, pangatlo, at yung pagganon. Kasi kailangan mag-answer siya doon sa dulo ng negative 2. So, mag-try tayo dito, guys, sa pangalawa. Try natin siya na mag-answer siya ng negative 4. So, ang una dito ay negative. Ang una ay negative 5. Tapos, plus sign din siya. Additional din. Addition din siya. So, sa tingin. Bakit ayaw? Okay, so, negative 5. Yan, plus, kailangan mag-answer tayo ng negative 4, guys. At mamili lang tayo dito, banda. So, negative 5 plus, try natin positive 4. Positive 4. Tapos, plus ulit. Plus, negative 6. Negative
3, try natin negative 3. Negative 3. Ayun. So, negative 3. Pwede siya. Pwede siya pahalang. So, pwede siyang pahalang. Try natin dito yung pahalang. So, lagay natin dito. Negative 5 plus positive 4. Plus 4 plus negative 3. Plus negative 3 equals negative 4. Negative 4. So, pwede na siya. Pwede siya dito. Pwede siya dito. So, dito, lagyan muna natin to ng negative 6. Negative 6, negative 6. Tapos, dito, negative, positive 4. Tapos, negative 3. Dito naman, guys, ang solusyon na natin. So, kailangan dito, ito, pangalawang pahalang to. Ito, pahalang din pala to. Pahalang din pala to dapat. Ayan. Tapos, ito naman. 4. So, positive 4 na doon. Ayan. Kailangan mag-answer siya ng negative 16, guys. So, try natin. Ang pinakauna niya dito ay positive 4. So, 4. Try natin parehong 4. So, plus sign dito. Plus 4 ulit. Positive 4 pa rin. Tapos, times 2. Time, kasi may time siya. So, times 2. 12 lang. Kailangan negative ano siya. 16. So, mali yan. Mali. 4 plus, try natin negative. 4 plus negative 5. Times 4. Ayun. Pwede siya, guys. Yan. Pwede siya. So, sunod ay ito pang ano to, pangatlong palang to. So, 4 plus negative 5 plus negative 5 times 4. So, times 4. Positive 4 yan. Positive 4 equals negative 16. And negative 16. So, pwede na siya dito, guys. 4, negative 5. Tapos, times positive 4. Ayan, positive 4 siya. Ang problema natin ngayon, guys, ay dito. Papunta dito kasi kailangan mag-answer siya dito. So, tingnan natin itong ginawa natin kung mag-answer ba siya ng ganyan. Kung hindi, problema natin yun. So, una, negative 6 minus positive 4 minus negative 5. Patay tayo dyan. Negative 5 ang lumabas. Paano yan? Kailangan to lang dito. So, kung ulitin natin yan, guys, mababago na naman to dito. Mababago na naman yan dyan. Dito kaya tingnan natin ito dito. Try natin ito.
negative 6. Yan, divided by negative 3 divided by 4. Nako, 8 naman. Ano? 8 ah. Mali. Mali itong ginawa natin, guys. Paano kaya ito mag-anong? Ay, naka. Nakakasakit naman ang ulo. Sinong magaling sa math dyan? Mag-comment. Comment kayo dyan, guys. Sinong magaling nito, guys? Help naman, guys. Kasi di ko masolusyonan ito. Ayan, guys. So, yung kinamagahan ng bago kong gising, sinubukan ko na namang isolve yun. Kaso di ko pa rin makuha ang tamang sagot. Nakukuha ko yung pahaba at halang. Pero yung pababa ay hindi ko makuha. Kaya, ilang araw ko na itong binalik-balikan. Pero hindi ko rin talaga ma-solve. Kailangan mailagay mo kasi dyan na number na mag-result sa answer dun sa gilid at sa pababa. Kaya hindi ko makuha. Kaya kung sino ang magaling sa math dyan, i-comment na lang, guys, kung paano nyo ito isosolve, guys. So, ano yan, guys, ginagamit dyan ay division, multiplication, addition, at subtraction. Ano yan, integers, numbers, yan. Assignment namin yan, guys. Submit namin yan sa Sabado. Hindi pa namin na-answeran kasi hindi namin makuha yung solusyon. Yung alam kung anong number ilalagay dyan. Ipamili ka lang dyan sa taas. Yung example. Hindi namin makuha-kuha talaga. Kaya, sana ay may magaling sa math dyan at ay comment dyan sa comment box ang sagot para kahit isang linya lang, guys, example, magayahan ko lang para masagutan ko na to. Kasi ang dami pang nakatambak na gawain sa portfolio namin para pumasa kami sa exam sa ALS. Yeah, sana guys ay mag-comment kayo dyan, guys, para mas solusyonan na namin ang aming assignment. So, thank you so much, guys, for watching and support my page. God bless.